Ako sa waras ng mga G-Vlog, so for today, gagawin ko lang naman yung assignment ko sa natin, sa subject na yan. So, may assignment kami, so nag-gather lang ako ng idea paano yun gagawin. Kasi walang, hindi ko talaga mag-gets kung galing ba sa string, or sa controller, or sa BIOS yung ipiprint out, okay? So medyo nalitong na ako doon, pero alam ko siya kung paano gagawin, okay? So ito siya, ang gawin natin is mag-print out tayo ng hello world, name at saka date, okay? So manual yon, bali hindi galing sa user or may user input, hindi. So manual siya, bali tatype mo na lang doon yung data, then ipiprint out mo lang siya sa ating browser, okay? So bago natin to simulan, need muna natin i-turn on yung ating Termux or i-up yung ating server sa Laravel, okay? So diba dun sa last tutorial natin gumawa tayo ng project, okay? So alam niyo naman siguro gumawa ng project, diba, yung create yung composer create hyphen project yun. So meron naman kayong nagawang project nung ano, nung dun sa Laravel yung pag-install nyo, kasi hindi naman kayo makaka-install ng Laravel kung hindi kayo gumawa ng project. So papakita ko muna yung project na ginawa natin. So punta lang kasi sa inyong file manager. So sa download, ito, Laravel Android. So gumawa ako ng bago ulit. So di ba yung last tutorial natin is gumawa tayo ng folder na Laravel 8, which is andun sa loob niya itong Laravel Android. So sa akin tinanggal ko na, bali dinirect ko na lang siya sa download. So pag mag-locate kayo ng folder, guys, para i-up natin yung server, is need muna nating pasukin yung mismong folder na to, which dapat nandito tayo sa loob na to, then magra-run tayo. Hindi kasi pwede mag-open ng Termux dito na. Pero kailangan talaga dito. So open natin yung Termux natin. So ta-type lang natin dito. Dapat muna nating pasukin yung folder na yon, okay? So dapat tayo makapasok sa project natin na folder doon sa ating Laravel, okay? So paano nga ba natin yung papasukin? So CD, pag papasok kayo sa isang folder or magpapalit kayo ng folder, ganun, need natin i-type yung CD kasi ang tawag dyan is change directory, okay? So CD, change directory, tapos yung folder name na ating papasukin, okay? So para malaman naman natin kung anong available na folder, mag-type lang tayo ng ls. So unahin muna natin yung ls, yan. So meron tayong isang folder or directory dyan na storage. So yan yung phone storage natin. So need muna natin yung pasukin. So cd, ayan, pagpapasukin na natin cd, tapos yung pangalan ng folder or yung directory. So storage, mali spelling, storage, then enter lang natin, ayan. So once pag ganyan siya, ibig sabihin nakapasok yan. So ls ulit natin para makita natin yung mga available na directory of folders. So meron tayong DCIM, downloads, movie, music, pictures, ayan. So andito siya, yung ito is ito siya, ayan, DCIM, downloads, ayan. So yung iba dito hindi nakikita, pero yun lang yung available na pwede natin pasukin, yan, yung mga yan. So doon na lang doon tayo sa downloads, kasi andun yung andito yung aking project. So di ba sa downloads, ito yung downloads ko, ito yung Laravel Android. So ayan, dapat nating pasukin yan. So pasukin natin downloads, CD, downloads, ayan. So ls natin siya. Kung makita nyo, andyan yung mga files, ayan. Ito, yung Laravel Android, ito siya. Pakita ko lang, ah. Brush. Okay. Sorry. Ito siya. Yan, so ito yung Laravel, yung folder kanina, di ba? Yan yung folder. So, papasukin natin siya, CD, then yung name, Laravel Android. Then, enter lang natin. So, ayan, nakapasok tayo. LS natin siya. So, ito yung mga laman ng ating Laravel. Okay, so yun yung laman. So dito na tayo sa ating Laravel folder. So pwede na nating i-up yung ating server. Okay, so paano nga ba mabilis ang makapasok na ganon? Okay, so meron tayong method dyan, paano mabilis isang pagsakan makapasok ka na agad sa folder na yon. So ito is, ang required dito is memorize mo
yung mga pinagta-type natin dito kanina, or memorize mo yung exact location ng folder nyo. Diba? Ang first na ano is storage. Then ang second na tinype natin is ang second na pinasok natin is yung downloads. Then ang pangatlong pinasok natin is yung mismong folder ng Laravel. So magdedepende pa rin yan sa mga tinype nyo dito kung paano nyo pinasok yung paano nyo pinasok yung folder na yon. So para isang bagsakan yan, so i-out ko lang muna para ano. So ganito kayo magko-close ng Termux nyo pag nagra-run siya. I-force stop nyo lang siya. Force stop, ayan, para ma-stop yung mga nira-run nya. Then open ulit natin yung Termux. Dito CD, di ba, isang bagsakan lang ang gusto natin. Di ba yung first folder natin pinasokan is storage, okay? Storage, ayan. Then slash, backslash, ayan. Then yung next folder naman. So ganyan yung paggawa ng ano, yung isang directory na lang. Next is downloads, di ba, downloads yun? Downloads, ayan. Then next is yung di ba pag napasok natin yung downloads, yung folder na natin. Kung ano ang folder nyo dyan, so wag nyong gayahin to. Kung depende yan sa folder nyo kung paano yung mapapasok yun. So yung sa akin is Laravel na agad, Laravel Android. So ito na yung folder ko. So enter ko lang yan. Ayan, so nag-success siya, di ba, nakapasok. Pag NLS ko yan, ganun din yung lalabas. Ayan. So isang bagsakan na lang yun. So yun yung mabilisan. So sinasuggest ko na once na naka-isang pwestuhan lang yung Laravel nyo, yung project nyo, is i-copy nyo na lang yung ano na yan, din i-paste nyo sa notepad nyo. So kada pasok nyo sa Termux, kung gusto yung pasukin yung folder na yan, is i-paste nyo lang yan. So ganun lang kadali, guys. So yan, so i-up na natin yung ating server kasi gagawin natin yung ating assignment. So PHP Artisan Serve. Okay, so enter natin. Serve. So enter natin para mag-run yung ating server. Ayan, so nag-run na siya. Ganito yung gawin nyo, guys, para nag-run pa rin yung application nyo kahit nag-binak nyo na. So i-menu nyo ganyan, then i-lock nyo siya. I-lock nyo. Kung paano nyo man i-lock yan sa cellphone nyo, basta dapat nakalock yan. Then back natin. Then dito, mag-localhost tayo kung titignan natin if mag-ano na siya. Localhost 8000, ayan. Enter natin. Naglalag cellphone ko, guys, sorry. Ayan. So yan, so ibig sabihin niyan is nagra-run na yung ating server. So dapat ang goal natin dito is makapag-print tayo dito ng hello world, name and date, okay? So kakailan natin ginawa. So dito pupuntahan lang dito, guys, i-clear data ko lang to. Diba, hindi ko pa kasi tinuro kung paano to gamitin. So, clear data ko lang to. Ayan. So, diba, bagong install nyo lang yung A-code. So, open natin yung A-code. Diba, pina-record ko install nyo yan. Open na, allow. Then dito, bagong open nyo ng ating A-code, so need nating buksan yung folder na ginawa natin, which is yung Laravel Android, or kung ano mang pangalan na ginawa nyong project sa Laravel. Open folder, then internal storage. Then dito, punta tayo sa ating download. So dito, andito yung ating folder na Laravel Android. So select lang natin yan, then select folder. Yan. So pagkatapos natin ma-select yung folder na yon, click natin yung tatlong dash sa taas. Ayan. Then, i-click lang natin itong folder na to para mag-expand siya. Ayan. So, nag-expand na. So, ito yung laman ng ating folder. So, para magawa natin yung ating inaano, so, kailangan natin mag-route. So, ano nga ba yung route? So, yung route na yan is... So, yung route, guys, is ano siya? Kumbaga, dun sa route tayo gumagawa ng mga... gumagawa ng URL, tapos magta-target tayo from control. Depende. Basta ang route is paano ba madaling explanation? Basta ang route ay siya yung nagko-connect or nag-a-address sa mga files natin sa log or nagko-contact noon. So hindi ko siya ganun ma-explain, pero yun yung parang explanation ko, okay? Kaya may importante yung route. So para mapuntahan natin yung route, punta tayo sa dash dito, then click natin tong route na to. So andito yung route natin, so routes,
Then ang di, meron tayong four na routes dito. So bali common lang ginagamit kasi yan is ang web.php, okay? So dito tayo sa web.php. Ayan. So dito ito yung route ng ating Laravel. So ito siya. Ay sorry. Ito saan na yan? Ito yung route niya. Ay saan na yan? Yan, ito yung route niya. So ito yung dash na ganyan is ibig sabihin niyan is localhost lang siya. Yan, naka localhost 8000. Okay? So saan na gets niyo? Ito siya. But nag-ano kasi to. Wait nga lang. Ilock ko lang siya para naglo-loading kasi ulit. Ayan. So ito kasi i-explain ko lang muna guys para may idea kayo. Route ibig sabihin yung ruta niya, then ang tawag dito colon colon then get. So ito is yung method, okay? So method, so di ba meron tayong iba't ibang method like post, put, ganon, get. Ayan, so yung gamit nyo dito is get kasi nakikita siya sa URL. Yan, then slash yung 8000 slash, ayan, then function. Ito is tawag dito is anonymous function kasi nga hindi siya ma-determine kung anong function yan. Then inside nyan is magre-return lang tayo ng views. Pag may views guys, ibig sabihin yung i-return nya is galing sa views folder natin, okay? Then welcomes. Yung welcome na yan is yung views name, okay? So dito para makapag-route tayo ng ganyan. So sabi nga nila galing sa views yung ilalabas natin. So meron naman tayong other method. So ito ipapakita ko na lang din. So ito is method galing dito sa route mismo. So magre-return lang tayo ng string. So same output, ayan. So route slash and route colon colon tapos get, then open and close, and then pwedeng double quotation or single quotation, single ano, basta yan. Then dito ang tawag dito is path, kung ano yung path or the URL or path. So URL means to say yung mga nasa taas natin sa Chrome, okay? So pag path naman ibig sabihin yung path ng mga folder natin dito, okay? So diyan, so ang path natin is di ba localhost 8000 slash, ayan. So means to say maglalagay na yun slash, then yung gusto mong kasunod sa localhost 8000. So tatawagin na lang natin siyang users, user kasi isang naman. Then qwet function, anonymous function, function, then open and close, then bracket, ayan. So ganyan siya. So huwag nyo kakalimutang maglagay ng semicolon sa dulo. Then dito is magre-return lang tayo. Ayan. So i-return na, so 'di ba yung first method natin return. So double quotation. So string kasi i-return natin. So ito yung first method, yung possible kasi nalilito nga ako kasi madami naman tayong method. So return name your home t. Kaya ako nang ilagay yung apelido ko. Basta Jerome na lang. Hindi ko alam mag-ano dito. Mag new line sa pag-return ng string. Basta ganyan yung unang pag-return. So hindi ko alam paano mag new line dito. Check ko lang muna guys. Wait lang. Okay, so di gumagana yung new line dito. So hindi ko alam kung paano. Pero ito na lang. So magre-return lang tayo ng string name. Then hello world pala dito. Hello world name. Tapos date. No, ayan, 03. Tapos 18 22. So yan. So pag i-save natin siya tayo sa ating Laravel, then ilagay natin yung address na nilagay natin sa ating route. So di ba ito 8000.
So, para ma-check natin, di ba yun, slash users, makikita nyo doon. Ilalagay lang natin dito yung ating ano doon, slash user, user lang pala. Enter natin yan. Sa akin kasi yung cellphone ko is need i-reopen yung application para mag-run ulit. So, hindi gumagana yung multitask niya. So, sa inyo siguro kahit di nyo nagawin to. So, in-open ko lang ulit to para mag-run yung task niya. Ayan. So, ayan, nag-loading ulit. Balik ako dito, mag-loading na yan. Yeah, so, ito yung first step para pag-return ng string. Yeah, so, screenshot ko lang siya para may pasa ako. Then, yung pangalawang method naman tayo ng pag-return ng ano, or pag-print out sa Hello World. So, balik tayo dito. Ang pahit kasi ng cellphone ko, nag-reload ulit itong ano. Ayan. So, dito, palitan lang natin to. So, yun yung first method na possible kasi hindi ko pala mag-gets. Then, yung pangalawang method is magre-return. Ah, same thing din naman pag magre-return tayo ng string doon sa controller. So, direct to the bus na lang tayo para mabilis ang tutorial kasi nasa 40 minutes na tayo eh. Direct to the bus na lang tayo. So, return. Ilagay lang natin bus. View lang pala. Yan. So, ibig sabihin yan, view, manggagaling siya sa folder na view which is dito. Public ata yun. Resources. Yan, resources. Then, view. So, dito siya manggagaling. Dito niya i-check yung ilalagay natin dito. Okay? So, view. Then, single quotation or double quotation. Okay lang yan. Single quotation. Then, pangalan ng ano? Pangalan ng view nyo doon or yung ginawa nyong file doon. Okay? So, ito yung sa view natin, yun yung mga HTML, mga end user na nakikita, kumbaga. Yung mga nakikita ng mga end user. Okay? So, dito, ang papangalanan natin siyang user. Then, semicolon sa dulo. Ayan. So, sabi niya dito, route, then get. So, yung sa URL natin, localhost 8000 slash user. Yan. So, yan dapat yung URL natin doon. Then, anonymous function. Then, magre-return tayo ng view. Galing sa view na ang pangalan na user. So, automatic yan, ma-determine yan ni Laravel kung ano nga ba yung nahanapin niya doon file. Okay? So, isave lang natin. Click nyo lang yung save dyan sa ano. Yan. So, wala na yung kulay yellow. Then, punta naman tayo sa ating views. So, di ba? Resources. Click yung resources. Then, views. Ayan. So, ito yung views natin. So, dito, pwede nating i-modify itong welcome.blade. Or gawa tayo ng bago. So, sa akin, gagawa na lang ako ng bago. So, dito, itong blade, welcome blade na to is itong makikita natin dito sa ating local host. So, ito yon, ito yung pinapakita niya. Ayan, nag-ano na naman siya. I-open ko na naman ulit to. Nakaka-frequent talaga. Ayan. Yeah, so, kung ito yung andon, yung views natin. Kung anumang HTML dito, yun yung nandito sa ating welcome blade. Pati ito, naglo-loading. Ayan, kung ano yung nandito. Then, so, X ko lang to. Balik ulit tayo dun sa ating views, resources, then views. So, dito, kikreate lang tayo ng new file. Paano ba kikreate ng new file dito? New file. Then, pangalanan natin siyang user dot blade. So, yung blade na yan, guys, is kasama yun ng Laravel, which is another format yan na pangkocode din. So, dapat merong lagi yan. So, dot blade dot php. Enter natin. Ayan. So, nakapag-save na tayo. So, paano yung ginawa ko? Linong-press ko lang yung folder na views. Ayan. Magpapakita yung option na yan. Then, click nyo lang yung new file. Okay? So, yan. So, meron na tayo yung bagong views natin or HTML doon sa yung nakikita ng end user. So, dito, type ko lang is exclamation. Para ba mabilis ang ano, doc? Wala siyang ano. So, dito, type lang natin commonly na ano. Doc type HTML. Dito, HTML. So, alam niyo naman na to, yung pag, ano. And dito, meron tayong head na tinatawag. Head. Ayan. So, also, meron tayong body. Okay. So, dito, yung head natin is
Meta. Meta. Charset. UTF-8. Ayan. Tapos next is title na lang, direct title. Title. Then pangalan, kung anong makikita nyo sa taas, ano na lang. User. Then dito tayo sa ating body. So ganun lang naman, ina-ice ko lang ng konti yung ating head. So sa body, magre-return tayo nga ng name mo. Then hindi muna, hello world na text, then name mo. So maglalagay lang tayo ng para saan naglag yung ano ko, cellphone ko guys. So mag-ano lang ako, format lang ako, div. Hindi, ano na lang. H1. Ayan. So ito yung malaki, hello world. Hello world. So yeah. Then, baba natin. Maglagay tayo ng BR para mag new line siya. Then maglagay lang tayo ng P tag or paragraph tag, P tag. Name, your home, T, for the sake of video, di ko na ilalagay yung apelido ko. Name, your home, ayan. Then next is maglagay na lang din tayo ng BR dito. The next is yung date. So date ngayon, paragraph P, date 03 March, then ano, 18 2022. Ayan, so okay na yung ano natin. So save lang natin siya, click lang natin tong save button dito. Next time guys, ituturo ko sa inyo paano mag-auto save ang A-code para hindi na tayo mahirapan na kada edit natin ng code is sinasave pa natin. Automatic na save na pag ano natin yan. So balik tayo sa ating ano. So dapat luwabas yung ginawa nating views doon, okay? User. So yan yung route natin doon kanina. Ang gagawin kasi ng route natin is check niya yung URL natin yan. Then papasukin niya yon, then hahanapin niya yung user na view doon sa view folder natin. So enter ko lang yan. Ayan, nag-stop na naman yung loading. So need ko muna buksan yung ating Thermax kasi nag-i-stop kasi siya eh. Pero sa inyo pag nagtuloy-tuloy lang naman yan, okay lang yan. Ayan. So dito nakapag-return na tayo ng hello world, name, at saka yung ating date. So screenshot ko lang siya kasi ipapasok ko din to. So i-delete ko pa rin kasi hindi ko nalagay upload ko. So mamaya na lang pag off-cam na. Okay? So ayan. So explain ko na din para sulit na yung panonood nyo. Ayan, nag-loading, nakaka-happy ko talaga. So dito, ang ginawa natin sa ating web.php is gumawa tayo ng route, okay? Para magkaroon tayo ng URL address, ayan. So, URL address, ibig sabihin yan, yan yung URL natin sa taas. Ha? So, di ba, pag slash lang ito, yung blade lang yung pinapasok niya. So, default home yan. So, sa pagka-slash natin kasi sa URL, then no, yung next na path is yung user. Pag nilagay natin yung user na yan doon sa URL, papasukin niya itong function na to, yung anonymous function natin, din magre-return siya ng view. Ibig sabihin yan, galing siya sa view. Hahanapin ni Laravel yung pangalan na user, okay? Pag nahanap niya yan, then i-rarun niya yon, then yun, yung magpapakita na sa views natin sa ano. So, ganun yung nangyari. So, dito sa ating view naman, so sa resources, sa view. So, ito yung ginawa nating view. Ito yung hinanap na ni Laravel, yung user. Papasokin niya yan, then i-rarun niya itong HTML natin dyan. So ganun yung nangyayari, ganyan yung flow niya. Okay, so sana nagets yung explanation ko at try nyo din by yourself para maintindihan nyo yung flow niya. Okay, so ganun lang advice ko guys, gawin nyo, i-manual nyo na gawin. So hindi ako maglalagay ng code dyan sa ating description para gawin nyo din at matutunan nyo. So ayun lang, so may papasa na tayo sa ating assignment. So 24 minutes, I hope mapagtyagaan nyo to guys. So thank you sa mga nagtyaga at pinanood. So ayun lang, bye bye.